Hello mga ka-DIY. Bali sa ngayon, bubuo ako ng 4A7P battery pack life of 4. Tsaka kung paano mag-install ng active balancer. May nag-request kasi sa akin kung paano daw mag-install nito. So bali yung kakailanganin natin dito is soldering gun, lead, beam is para diretso ko na buuin, saka active balancer, ito, saka battery pack na 4S7P. Okay, samahan niyo ako para mabuo na natin. So bali, hinangin ko muna para mabilis natin makabit yung balancer sa kabimis. Okay. So ayan, nahinang ko na. Bali yung diagram pala ng 4S7P is ito yung negative, positive, negative, positive, tapos ito magkadugtong papunta rito sa main positive. Ayan. Sa pagkabit pala ng active balancer, parehas lang to ng pagkabit ng beam is nakasiris lang to silang dalawa. Yung mapapansin nyo, may nakalagay na B negative tsaka positive. Ayan. Bali ito lang, tanda natin ito. B negative, ayan. B1, B2, B3, B4. Ito yung B4, yung pula. So itong negative na to, ito yung itim, ito na sa negative natin yan dito sa main negative ng battery. Ayan. Tapos yung green naman andito yan sa positive, positive 1. Tapos itong dilaw positive 2. Ayan. Tapos yung puti dito naman sa positive 3, saka yung pula dito na sa pinakalas main positive natin. Ayan. So subukan na natin ikabit. Tanggalin ko muna to. Tapos green positive 1, so negative mean negative to positive 1, dilaw ito sa positive 2. Yung puti ito naman positive 3 o B3. Tapos yung last na pula, last dito sa pinaka main positive natin. Main negative, main positive. Ang paitsura. O, ayan. Iwala yan sila din. Ito lang yung magkadikit niya sa likod. Kasi magkadugtong yun. Pag ano, mula dito,
patatak burrito, punta rito, lugtong, balik dito. Ayan. So, lagayan natin ngayon yung active balancer kung iilaw to. Ayan. Kumurap. So, ibig sabihin, pag may umilaw yan dito sa tatlo na ito, 1, 2, 2, 3, 3, tsaka 4. Pag may umilaw dito, ibig sabihin, hindi pa siya balance yung battery natin. So, ibig sabihin, may kunting diferensya ito yung battery, pero para sabi, active balancer, balance pa siya. Sa kaya hindi umilaw yung tatlong ilaw na to. Subukan nating testirin yung battery kung ilang volts bawat cells nito. So, ito medyo magkalapit yung tatlong cells. Ito. Ito lang medyo bumaba. So, ibig sabihin, pag malaki na talaga yung gap ng bawat isang battery, ay iilaw na to yung 3 and 4 na ilaw. Dito. So, para sa active balancer, balance pa yung battery. Kaya hindi siya umiilaw. So yun lang po yung pagkabit, kung paano magkabit ng active balancer. So bali, ito na yung battery pack natin. Na connect ko na yung active balancer. Ito, at ang BMS. Sa gusto palang magtanong kung paano magkabit ng BMS, may unang video po akong in-upload. Pwede niyo po dong tingnan doon. So, ito, tuturo ko rin ito kasi iba yung ano nito. May iba rin color coding nito. So, bali dito, makikita niyo po may... Hindi makita. May nakalagay po B plus. Ayan yan. Tsaka dito naman may sa loob B negative, kung nakikita niya po. Ayun, maliit po siya eh. Ayan. Ito po yung pagkabit nito. Itong negative, ito, andito po yan sa may negative ng battery pack natin. Ito, andito siya. Tapos yung sunod, ang pangalawang pula, ay ito, pula na to, yung unang pula pala, sorry. Ito, andito po yan. Sa first positive ng battery natin. Ayan. Tsaka yung pangalawang pula na to, ito. Dito naman sa second positive ng battery. Ayan, sa second positive ng battery. Pangatlong pula, nasa third positive ng battery. Yung last na pula, ito yung nasa main positive natin. Ayan, main positive. Negative, positive, to negative, to positive, to negative. Magkadugtong itong dalawa na to sa likod. Ayan, kadugtong yun. Ang connection naman nito, zoom natin kunti. Ayan. So, klaro na. Ito ay B negative. Ito. Bali ito, konektado din dito sa main negative natin. Ito. Itong wire nito, konektado papunta dito.
Bali dito kayo magsusupply o punta rito. Tapos ito naman sa power or load nyo. Ito. May nakalagay yan. P negative. Ayan. Tapos ito naman, ito yung sa charging. Dito kayo magkoconnect ng galing sa ECC ninyo or galing sa AC charger na negative, dito nyo i-coconnect yan. Ayan. AC negative. Tapos yung positive naman, dito na kayo kumuha sa battery diretso. Sa charging, sa load, dito na lahat yan, konektado. Bali, dito lang siya mag-hold lang yung negative dito. Lahat ng negative, battery negative, power or load negative, tsaka charge negative dito rin. Ganun lang po. A few moments later. So, ito na mga ka-DIY, natapos ko na yung battery pack na 4S7P, tsaka pag-install ng pre-balancer at BMS. Sana ay may mapulot kayong aral at saka kung paano magkabit at mag-install ng mga parts nito. At saka bago pala matapos ang video, gusto ko muna mag-shout out kay Raymond Ronyo, personal vlog sa kanyang YouTube channel, saka Eric Sticker TV, saka sa nag-request ng kung paano mag-install ng active balancer. Salamat sa inyo at huwag kalimutang mag-like and subscribe para updated kayo lagi sa aking bagong videos na ina-upload. Salamat.